Good morning po. I'm Erica Lagrimas po. At ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po mag-edit ng background ng picture para po panglagay sa ating mga poster. Sana po is makatulong ito sa inyo, no, para kahit kayo po na lang yung gumawa ng sarili nating poster pag tayo po yung mga speaker, di ba? So yun po, una nyo pong gagawin is kailangan nyo po i-install yun pong application ng background eraser. So, pupunta po kayo sa Google Play Store ninyo. And then, i-type nyo lang po siya, search nyo yung background remover. So, ayan, marami pong lalabas dyan, no? So, ang piliin nyo po ito, itong pangatlo na simula sa taas po, pababa, pangatlo siya. So, yan. So, naka-installed na po sa akin. So, yan po yung application ng background eraser ang i-install ninyo, ha, kasi ang ganda po niya. So, open po natin. I-navigate po natin kung paano ba siya ginagawa. So, yan po yung loob niya. So, click nyo lamang po itong load a photo. And then, pili po kayo kung ano yung picture ninyo na gusto ninyong i-edit. So, i-swipe nyo lang po ito sa taas. Swipe kayo papunta sa right. Hanapin nyo yung gallery ninyo. So, yan. Albums. Yung akin po ang ilalagay ko. I-edit ko ngayon para sample po sa picture ko. So, ayan. Yan po ang lalabas pag napili nyo na yung kung ano yung picture na gusto ninyo. Then, nakalagay po dito sa baba. Crop as much as possible. So, i-crop po natin yung gusto nating size. Hanggat maaari, i-crop po natin para kukunti na lang po yung buburahin ninyo. So, ayan, i-crop po ninyo hanggang dun sa gilid. And then, dun sa taas po, makikita ninyo, merong check, tas may done. So, i-click po ninyo yung done. So, ayan po ang lalabas. So, nakita nyo po yung itong red sa gitna. May dalawang red sa gitna na dot. So, ito po yung kanyang mga kung paano siya kung alin yung pipindutin nyo para manabigate itong background eraser natin. So, pag iminub nyo po itong red, mabubura po siya, no? So, ang pipindutin nyo lang po pag nabura siya, ito pong may number 1 na may arrow pababa. So, click nyo lang po siya para bumalik siya sa dati. So, ito naman pong manual size. Palakihin po natin siya. Idrag nyo po papuntang left. So, nalaki po yung bilog, di ba? Kung nakikita ninyo. Palakihin po muna natin siya and erase natin yung mga part na hindi natin kailangan. So, ganyan po. So, slowly lang po dapat yung pag-erase natin. So, ganun din po sa kabila. Ayan, erase natin. Para kukunti na po yung ating buburahin mamaya. Oops. Pag po ganyan, no, medyo natamaan yung may buhok. Click nyo lang po ulit yung may arrow. So, ayan. May arrow down. Then, babalik po siya ulit sa dati. So, ayan. Burahin lang po natin itong mga gilid. And then, pwede po natin siya ulit ibalik dito. So, ayan. Ganyan lang po ang pag-erase ng background. So, ayan. Then, pwede na natin po ulit siyang papaliitin para makadaan siya dun sa gilid. So, yan. Then, nakikita nyo po sa baba yung may Extract Auto Magic Manual Repair and Zoom. Click nyo po yung zoom. Tapos, i-drag nyo po siya papaganon yung sa gitna. Pindutin nyo siya. Lalaki siya. So, pag lumaki po siya, makikita nyo kung alin yung mga dapat pang burahin. Then, after nyo siya ma-zoom, click nyo po ulit yung manual. So, babalik po ulit kayo dun sa pagbubura natin, sa pag-erase. So, ayan, pwede natin ulit palakihin yung pinakang eraser natin. So, ayan. Burahin po natin ulit. Para makita natin, dahan-dahan lang. Then, paliitin na po ulit natin. Para yung pong gilid mabura natin. Ayan, ganyan lang po ang pagbubura niya. So, kailangan po dahan-dahan mo lang siya buburahin
Para hindi ka po magkamali, hindi mo madala yung black, color black. So, ganyan lang po. So, kailangan po talaga kontrolado mo yung kamay mo hanggang sa matapos mo po yung buong picture mo. So, yan. Bura ka lang po ng bura. Yan. And then, after po natin na mabura yan, click mo po ulit yung zoom. Hanapin mo na naman po yung part na kailangan pa nating burahin. Then, click ulit yung manual. So, yan po. Keep on erasing lang po. Dahan-dahan. Oops! Ayan po. Balik ulit natin. Ondo, itong may 29 yan. So, yan. Ganyan lang po siya kadali. Kailangan lang po talaga you give time para mag-erase po ng background. So, hindi po siya pwede sa mga taong nagmamadali. Kasi hindi niyo po siya mape-perfect. Ayan, so undo ulit tayo. Undo ulit. Basta magkamali ko siya, undo lang kayo ng undo. So, yun po. Start na ulit tayo. So, dahan-dahan lang po siya, no? Para hindi tayo ulit ng ulit. So, bawal po ito sa pasmado ang kamay. Charot, joke lang. So, ganyan lang po. Yan. So, pwede pa ulit natin siyang paliitin para dun sa gilid ng may tenga. So, yun po. So, yan. Kaya nyo pong gawin yan. Kahit bata, kaya pong gawin ito. Ay! So, yan. Bura lang po tayo ulit. Basta mapamali ka, buburahin mo lang po siya. Then, zoom ulit. Para madarag natin. And then, balik ka ulit po sa manual. Super easy lang po talaga siya. So, napakadali na lang po ngayon mag-edit. Hindi nyo na kailangan bang bumayad ng editor ngayon. Kahit kayo na lang po sa sarili ninyo, no? Kayo ng grupo ninyo pwedeng gumawa nito. Every time na may mga speakership tayo. So, ayan po. So, ayan. Medyo malapit na po tayo matapos. Pwede ulit natin siyang palakihin, no? Para mabilis yung pagbubura natin. Then, palitin po ulit natin para bura natin ng maayos at ng dahan-dahan. So, ayan. Napakadali na lang po talaga ngayon. Dati po nabayad pa ako ng pagpapa-edit. So, ngayon, makakatipid na tayo.
Grabe, power. Very useful ang mga apps na ito. Grabe siya. So, balik tayo sa Zoom. Diba, konting-konti na lang po. Grabe, power. So, ayan, grabe, tapos na po siya. O, diba? So, after po niya, natapos siya na yung background, nakuha niyo na yung gusto niyong size ng, ano ninyo, picture ninyo. Click niyo ulit yung done. So, ayan, grabe, power, diba? So, ayan, click niyo po ulit yung save. Tadaan! Click niyo rin po, finish. Ayan, so pagka na, ganyan na po yung lumabas, ibig sabihin, okay na, tapos na siya. Then, check po natin sa ating gallery, no? So, yan. Nakita nyo naman po today. Yan, oh. So, yan siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. So, pwede nyo pa po siyang i-edit pa yun, no, yung mga kulay yellow na yun. So, dahil sample lang po ito. So, para hindi tayo masyadong matagal. So, ganyan lang po yung ginawa ko. Then, itry po natin. Kung gusto nyo na po gumawa ng poster, no, pwede naman po ninyong i-download naman ng PixArt. So, ayan. Paggagawa ng poster. Click nyo po itong plus sa baba. And then, di ba may mga, kailangan may background na po kayo na ganito. So, ayan. Pag may background na kayo, blank background na ano, pang poster, pwede nyo na po itong gamitin. And then, yung po, dun po sa mga wala, pwede ko pong isend sa inyo ito. And then, add photo. Contact nyo lang po ako sa Messenger, Erica Lagrimas po. So, ayan, i-click nyo naman po yung ikinirap nyo na po ito. Then, click add. So, ayan, diba? Palaki, drag nyo lang po, palakihin nyo siya. So, ayan na, charan! Ganyan lang po kadali. Then, maglagay lang po kayo ng mga text. Yan, type-type nyo lang kung anong gusto nyo ilagay. Pwede nyo rin pong baguhin ng color. Ayan, a color black. Pag gusto nyo pa hong mas patinggarin, oh, black or white, oh, may mga shade siya. So, ganyan po, kabilis lang mag-navigate, pwede rin mabago-bago yung font style. So, ayan, diba, mga ganyan. So, navigate nyo na lang po. Then, ganun ulit, add text kung gusto nyo pang lagyan ng mga anik-anik, diba, ayan, mga business consultant, mga ganyan. Pwede nyo palitan ng color, then stroke again, mga ganyan, o di ba? So, then click nyo lang po yun, check, yan, hanggang sa maging, hanggang sa masave ninyo. So, yan, try natin, ayan po. Ayan, save. Pag tapos na, kunyari tapos na, then i-close nyo na siya. So, tingnan po ulit natin, no, kung nag-save siya. So, ayan, o, diba? O, yun yung ginawa natin sa PixArt naman siya. So, yun lang, guys. I hope may natutunan kayo, no? Na how to make a poster. So, yun lamang po. Again, Erica Lagrimas po.
one of the business consultant of Unified Products and Services. Thank you for watching, guys. Bye-bye.